Maligayang bati po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Sa pagkakataong ito ay muli tayong magsama-sama sa pamagitan po ng ating pagtalakay kahit sandali lamang. Tungkol pa rin po sa pag-aristo kay Pastor Apollo Kibuloy, sapagkat sa ngayon po mga kapatid ay may lumalabas na versyon, lalo na po yung members of the Kingdom of Jesus Christ na itong leader nila na si Pastor Apollo Kibuloy ay galing di umano outside of the compound itong Kingdom of Jesus Christ upang sumuko sa mga kinaukulan na nagsasagawa ng operation para aristuhin itong leader nila na si Pastor Apollo Kibuloy. So iyon po yung pinapalabas nila ngayon. Kaya kung ating iisipin, para bang ayaw lang nilang mabigyan ng honor itong mga taga PNP. Kaya pinapalabas nila na kusa daw sumuko at ito nga galing daw sa labas ng compound of the Kingdom of Jesus Christ. Pumasok sa loob para sumuko sa mga nagsasagawa ng operation dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon yung pinapalabas nila. At hindi daw sa PNP sumuko bagkus sa ISAP na membro ng Forces of the Philippines. Kung iyong narinig yung pananalita ng ating butiing Pangulo about this matter, na pulis pa rin po yung namuno sa operation na ito sapagkat yung ISAP na members of the Armed Forces of the Philippines ay nirequest lang nila para pangdagdag puwersa sa mga PNP who are leading this operation tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan po yung lumalabas ngayon. Kaya ito nga, gusto kong pakinggan natin mga kapatid, itong DILG secretary natin, kung ano po yung masasabi niya tungkol sa bagay na ito. The difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun practically napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede ba sabihin mong sumuko? Pero kung nasa isang lugar ka na nakapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, alos yun na yun eh. As the secretary have said, yung pagsuko. Ito rin po si Kuana. Ito rin po si Police Brigadier General Nicholas Story III, Regional Director ng PRO 2. Ayan po. So ito po yung kanyang version din po about this topic na tinatalakay natin. Formality na lang yun because at the end of the day, the whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. At sa ngayon mga kapatid ay balikan natin si DILG Secretary para pakinggan natin kung ano naman po yung kanyang masasabi tungkol po sa version nga ng mga taga Kingdom of Jesus Christ na itong leader nila na si Pastor Apollo Kibuloy ay galing sa labas o compound, galing sa labas ng Kingdom of Jesus Christ at pumasok siyempre sa loob upang sumuko lamang sa mga kinaukulan natin na nagsasagawa ng operation. Okay, pakinggan po natin mga kapatid. Ito po si DILG secretary natin. Itong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Dito ka na mag-surrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Maliban dito mga kapatid ha, may nasabi po itong si DILG Secretary tungkol po sa mga personality na tumutulong para lumakas yung pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy. At alam po naman natin na ito po ay yung pagtulong ng anumang personality sa pagtatago ng isang tao na hinahanap ng kinaukulan upang sagutin niya
kung ano man yung kaso na naisampa sa kanya, ito po yung tinatawag natin na obstruction of justice. At ito po yung nabitawan na salita itong DILG secretary natin tungkol sa mga tao na tumulong sa pagtatago ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayan po, pakinggan po natin mga kapatid ha, kung ano po yung sinabi ni DILG secretary. Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Quiboloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Quiboloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this, and those guilty should be sued accordingly. Dapat po matimanda sila. So, ayan po mga kapatid, ah, at magitan po ng ating programang ito ay naging malinaw ang lahat sa atin tungkol po sa pagkaaresto ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang sumatutal dito mga kapatid ay what matter here is that at least nahuli na si Pastor Apollo Quiboloy, haharap na siya sa korte at magkakaroon na siya ng pagkakataon upang ipaliwanag ang kanyang side tungkol sa kaso na naisampa laban sa kanya para malinis naman yung kanyang pangalan kung siya po ay guilty or not guilty. Ayan po yung pinaka-importante dito sapagkat alam po naman natin na hindi malilinis ang pangalan ng isang tao kung hindi niya sasagutin yung kaso na naisampa laban sa kanya. So ayan po mga kapatid, maraming salamat po. Ako naman po ang inyong kapatid, Jose Culo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.